may tanong ako. Sanay ka na bang maghintay? O ikaw yung tipo ng tao na ayaw na naghihintay? Ako kasi, ako yung tipo ng tao na ayaw ko naghihintay, lalo na parang wala namang kasiguraduhan. Or parang wala namang assurance kung may hinihintay ba talaga ako. But the funny thing is, I've been always put in a situation where I really need to wait. First, sa pila. Ayoko ng sobrang tagal na nakapila. Lalo kapag hindi umuusan. Kahit sino naman ayaw ng ganun. We all need to wait for our turn to be called. Fast food man yan, enrollment, sa pagsakay sa transport, or pagbayad ng bills, sa counter, in the cashier. We're always waiting for our turn. Pero, alam yun, kahit sanay na tayong maghintay sa ganun, na hinihintay natin yung turn natin, diba parang nakakainis pa rin kapag parang hindi umuusad yung pila. Pangalawa, kapag may bagay akong gustong-gustong makuha, for example, a material thing na gusto kong makuha, laging sinasabi sa akin yung mama ko na, mag-ipon ka, or maghintay ka. Maghintay ka kung kailan kita ibibili, or kung hindi mo naman kaya maghintay, mag-ipon ka. Kung hindi mo kayang mag-ipon, then give up. Huwag mo nang ipilit. Kasi, lagi niya sinasabi na, merong mas mahalagang bagay na dapat unahin kesa dyan sa gusto mo. At may tamang panahon para ibigay yan sa iyo. Yun ang natandaan ko na lagi sinasabi sa akin. Pangatlo, this is what I really hate the most. Pinaka-ayoko talaga sa lahat ng klase ng paghihintay, yung kapag may sinet kayong lakad ng friends or ng family mo, and yet, sobrang Filipino time. Like, nag-set kayo ng 8 a.m, tas 9 a.m. na wala pa. Ang bilis talaga mag-init ng ulo ko sa ganun. Ang bilis kong mapikon kapag ganun, na parang nakabihis ka na, tapos ready to go ka na, pero yet, hinihintay mo pa rin sila. Pero somehow, I learned the art of waiting, the beauty of waiting in the presence of the Lord. This is the question. Have you ever wished or prayed for something na parang hanggang ngayon, parang hindi man lang umaabot sa Lord, na parang ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray, ang tagal-tagal mo nang hinihintay, and yet parang walang nangyayari. No progress at all, no sign at all, no sign na may pag-asa na mangyayari yon. Have you ever? In the sense of akads man yan, career or work man yan, sa love life man yan, and everything, na parang feeling mo walang nangyayari, feeling mo wala talaga, as in napapagod ka nang maghintay, na napapatanong ka na hindi mo maiwasang magtanong na ano na Lord, na anong nangyayari, sumusunod naman ako sa iyo, na loyal naman ako sa iyo, may gusto ko pa bang mangyari, or may mangyayari pa ba talaga sa akin, may ano na pong balak ninyo, na parang may gagawin ka pa ba para sa akin, Lord, may ibibigay ka pa ba? Everything that na constantly papasok talaga sa utak mo kapag andun ka na sa part na parang napapagod ka ng maghintay, na sa sobrang tagal, napapagod ka na. But always remember na hindi tayo pare-pareho ng season, na hindi tayo sabay-sabay na magiging ganito kung ano man yung hinihiling mo. We must not compare our season to other season kasi, you know, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong right time para sa mga bagay na hinihiling natin. God set us our own timeline, our own season, our own right time para ibigay sa atin yung mga inilaan ng Diyos para sa atin. Also, you deserve more than what you have imagined, more than what you have prayed, more than what you have requested. Sa ngayon, sobrang hopeless ka na, sobrang pabitaw ka na, like ganito na lang yung kapit mo, na parang gusto mo nang i-give up yung prayer mo, na parang gusto mo nang umayaw. Sinasabi ko sa iyo, wag. Just keep the faith. Para sa akin kasi, waiting means having faith. And having faith means you're believing sa promises natin ng God. Na never kang bibiguin ng Lord. Never kang iiwanan ng Lord. Kasi alam mo, He is full of surprises and blessings. Na
You're not waiting this too long for nothing. Hindi kanya hayaang maghintay ng sobrang tagal para lang sa wala. He is preparing the best for you. Dun sa part na maghihintay ka ng sa call time na parang nalilate, ganyan na. Kung iisipin mo, no, parang dun natitest yung patience mo kung hanggang saan or kung hanggang kailan mo kayang maghintay sa will ni Lord. Kung hanggang kailan mo kaya maghintay sa presence ng Lord, sa plano ng Lord sa buhay mo na dapat yung temper natin and patience must be this long. This long. And na dapat we must not give up that easy na kasi napagod tayo. Dapat hindi tayo napapagod. Kasi dahil ang Lord, kailanman hindi napagod umintindi sa atin. Hindi siya napagod makinig sa mga daing natin. Hindi siya napapagod unawain tayo. Hindi siya napapagod patawarin tayo. Kaya kung ano man yung pinagprepare natin ngayon, just keep on praying. Always pray and never give up. Nadating yung time na kapag nandyan na yung pinagprepare mo, masasabi mo na lang na worth it. Na kahit anong sakit, na kahit anong hirap na pinagdadaanan mo ngayon, because you're waiting for something bigger, for something you what prayed for, really worth it. I know this will result for a prettier, powerful testimony of everyone. Gaya nga na sabi ni Pastor, our testimony must be heard. Let your testimony be heard. Share it to others. I know kung sa inyo, kung papanoorin niyo to, I know na parang yung iba, hindi na itutuloy hanggang part na to. Kasi, siguro they find it boring. Pero, kung umabot kayo sa part na to, thank you. Sana may natutunan ka sa sinasabi ko. This is part of my devotion. And, I want to share it to you. I want to empower you. I want to lift up kahit paano yung bigat na nararamdaman mo ngayon through this video. Na I know kahit ganito lang ako, may magagawa ako. Na since nagbablog din naman ako, I'll do whatever I can para ma-share yung word ng God. Na-realize ko kasi na hindi dapat ako maging ganito lang. Hindi dapat hanggang dito lang ako. Kailangan ko ma-share. Hindi ako nagsisimba, hindi ako servant ng Lord para lang sa wala. Hindi ako sumusunod sa Lord para lang sa lilingin ko. Gusto ko rin i-share sa inyo. If you're watching this up to this point, as in up to this minute or second, thank you. I want you to know that maghintay lang tayo. Gagawin ni Lord ko anong ibibigay ni Lord ko anong desire ng kasalanan. Keep on praying, kapatid. Keep on waiting. Have faith. Just leave this Bible verse to you in the book of Proverbs chapter 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Kala ka lang kapatid, nagagawing maganda sa'yo ang Lord. Mahal ka niya, mahal niya tayo. Kailanman hindi niya